Tagumpay na isinagawa noong 21 ng Agosto ang malawakang paglulunsad ng isa sa pinakamalaking programa ng lalawigan ng Quezon, ang Quezon First 1,000 Days of Life o Q1K na dinalohan ng aabot sa 8,000 na mga health workers mula sa iba't ibang bayan at distrito. Pinangunahan ng ama ng lalawigan Governor David C. Suarez ang makasaysayang kaganapan kung saan nakiisa rin si Alona Party District Representative Ana Villarasa Suarez, Quezon Governor Samuel Nantes, mga mayors, board members, ilang kawanin ng lokal at panlalawigang pamahalaan at panauhing tagapagsalita na si Honorable Grace Paul Lamansares upang magbigay ng kanyang 100% na suporta sa programa. Ang programang Q1K ay nakasentro sa unang 1,000 araw ng isang sanggol mula sa sinapupunan ng isang ina. Siniguro sa nasabing programa ang pagkakaroon ng wastong impormasyon at tulong pangmedikal na kinakailangan ng isang ina sa tulong ng Q1K Technical Working Group. Sa kanyang pambungad na pananalita, lubos na nagpapasalamat si Governor Suarez sa mga patuloy na sumusuporta sa programa at mga nagsidalo upang saksihan ang opisyal na paglulunsad ng programang personal niyang pinaglalaanan ng panahon upang mas bigyan pansin ang kaunlaran ng kanyang mga kababayan. At para sa ating lalawigan, kung nais po natin maiangat ang buhay ng ating mga kababayan, mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang bawat pamilyang Quezonian, makamit ng ating mga magulang ang pangarap nila para sa kanilang mga anak, we need to start on day one, and that is the first day of life. Sa sinabi ng marami nagsalita kaninang umaga, wala pang probinsya, wala pang bayan, wala pang lungsod ang nakakagawa nito sa buong bansa ng Pilipinas. Lalawigan ng Quezon lamang ang nakakagawa nito. At sa palagay ko, mga minamahal ko po, mga kababayan, hindi man natin makita ang epekto nito bukas, hindi man natin makita ang epekto nito sa susunod na taon, hindi man natin makita ang epekto nito makalipas na 5 taon. But is, mga kasama, I promise you, and I bet with you, that the next generation of Quezonians will look back at sasabihin nila sa lahat ng BHW na nandito ngayon, August 21, sa lahat na ng mayors na nandito ngayon, August 21, 2017, sa lahat ng mga MSWDO, MHO, Q1K coordinators, sa lahat ng mga mamamayan ng lalawigan ng Quezon na aktibong nag-implement ng First 1,000 Days of Life in August 21, 2017, the generation of Quezonians in the future will look back and say thank you because today we decided to give them a better future. Tinalakay sa programang kahalagahan ng implementasyon ng Q1K sa lalawigan, gender issues in maternal care, parental care for the first 1,000 days of life, Q1K best practices at pagbibigay ng parangal at pagkilala sa the best implementers ng programa sa kanilang bayan. Samantala, binigyang papuri naman ni Honorable Grace Paul Lamansares ang pagkakaroon ng lalawigan ng ganitong programa. Aniya, bihira lamang ang mga ganitong uri ng programa na nagbibigay pansin sa mga kabataan at sa kanilang kalusugan. Dagdag pa rito ay binigyang pagkilala rin niya ang mga tao sa likod ng programa na patuloy na nagpapaigting sa sektor ng kalusugan sa lalawigan sa pangunguna ni Governor David Suarez. Una-una, kasi noon pa lang kampanya, nag-usap na kami ni Congresswoman Ana tungkol dito sa 1,000 Days of a Child's Life at kasama niya ang kanyang asawa. Sabi ko, nung kampanya, alam mo, bihira yon na ang mag-asawa sa politika na talagang nasa parehong programa para sa mga bata. Siguro dahil din, nakita nilang epekto nito sa kanilang mga anak. Akalain nyo, ngayon, pagpunta ko dito, pinakita sa akin itong baby book na ito. Alam ba ninyo to? Nakita na ninyo to? Bawat nagbubuntis pala dito sa inyong probinsya ay binibigyan ito para nakikita ninyo kung anong mga
dapat malaman tungkol sa anak ninyo na lumalaki. At ang maganda dito, may mga tatay tips pa kung anong pwedeng gawin ng ama. Katulad niyan, samahan ninyo ang inyong asawa pag nagpa-ultrasound. So ang mga ganitong klaseng inisyatibo, wala nito sa buong Pilipinas, ha? Dito lang ito sa Quezon. Nice ko rin sabihin, ano, na ang inyong local government, particularly nga yung ating governor dito, yung Quezon, nanalo na kayo ng Galing Pook Award. Napakahirap manalo ng ganun. Kinakailangan talaga ay meron kayong nagawa na makakatulong sa mas nakararami nating mahirap na mga kababayan at maayos, walang kurakot. Kaya, congratulations sa inyo. Sa pangunguna ni Governor Suarez, ang ating mga mayors, vice mayors, barangay captains, kasi hindi naman kaya ng nasa itaas lang. Lahat yan hanggang sa mga barangay health workers. Kaya nga, yung mga bill ko sa Senado, gusto ko talagang dapat magkaroon na ng maayos na sweldo rin ang ating mga barangay health workers. Kasi nakadepende yan sa inyong volunteerism eh. Ang mapaswerte kayo dito, ang inyong local government, tumutulong kahit papano, eh papano sa ibang lugar na hindi nabibigyan. Kaya nga gusto ko sana maging maayos ang allowance at sweldo ninyo kasi kayo ang frontline service dahil nga masyado ng kulang na nga tayo ng mga doktor at mga nurses sa ating mga barangay. Kaya kayong pumupuno, kayong mga nanay na pumupuno sa kakulangan. Bogsie Sanga, Kapitolyo para sa tao.